isa sa apat na Pilipino o 25% sa populasyon ng bansa ang nagsasabing vulnerable ang mga kababaihan sa iba't ibang uri ng pang-aabuso dulot ng senaryo ng pandemya. Ito ang nakuhang datos ng SWS survey nitong Pebrero ng taong 2021. Sa limited mobility ng Pilipino, ang mga kababaihan na naabuso, napapariwara umano ayon sa pag-aaral ng National Population Commission and Development o PAPCOM. Sa pag-aaral ng PAPCOM Region 3, katuwang ang Philippine National Police, nakakaalarma umano ang underreported na kaso ng mga pang-aabuso sa mga kababaihan ngayong panahon ng pandemya. Ang resulta ng mababang datos ng pang-aabuso nitong panahon ng lockdown o simula noong taong 2020 ay dahil na rin sa limitadong galaw ng mga kababaihan. Violence against women and children cases bumaba. Pero yung pagbaba ay hindi dahil bumaba yung cases kung hindi po nakapag-report ang ating mga kababayan na nagkaroon ng violation sa tahanan. Ayon sa PNP, higit 19,000 ang reported na VAWSI case sa bansa. Bumaba ito ng nasa 14,000 sa panahon ng lockdown. Ayon sa PAPCOM, hindi ito maituturing na achievement. Subalit noon pong 2020 na kung saan ay pandemic po, bumaba po ito sa 14,835 reported VAWSI. Nagkaroon po tayo ng estimated na 25% na decrease dun sa mga reported VAWSI cases from 2019 to 2020. At yun po ay ina-attribute sa hindi nakapag-report dahil sa mga quarantine restrictions. Ayon kay Director Lourdes Nacionales, ang problema sa pang-aabuso gaya ng pangahalay o incest case sa loob ng pamilya ay maaawat lalo na kung naihahanda ng mga magulang ang anak sa tamang oryentasyon kung ano ang hindi dapat. Yung po kasing incest, minsan kung hindi po talaga nasabihan ng magulang or hindi aware ang bata, based on ano rin po eh, mga testimonies ng mga ibang nagkaroon ng kaso, akala po kasi ng bata yan ay parte pa rin ng pagmamahal ng adults or ng kanyang ang tatay, tito, brother or pinsan. Pero kung ang bata po na pinalaki ng responsabling magulang ay na-inculcate nila sa kaisipan ng kanilang mga anak based on that age na 6, 7 years old, what is good touch and bad touch, alam nila. Ikinakampanya ngayon ng PAPCOM katuwang ang ilang line agency na protektahan ang mga kababaihan at kabataan na vulnerable sa anumang pang-aabuso. Mula sa mga numero ng telepono at social media page ng PAPCOM, ang koordinasyon umano sa kanilang tanggapan ay magpapalakas sa mga immediate responder tulad ng barangay at PNP sa pag-akto sa iba't ibang uri ng pang-aabuso sa mga kababaihan ngayong panahon ng pandemya. Paolo G. Santos, CLTV News.